Naniniwala si Senator Richard Gordon na mahihila sa imbestigasyon ng Senado laban sa kumpanyang Farmaly, ang pangalan mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng agenda sa One News, iginiit ni Gordon na dapat ipaliwanag ng Pangulo kung ano talaga ang koneksyon niya sa Farmaly. Hindi raw kasi maitatanggi na may kinalaman ng Pangulo sa issue dahil tila pinagtatakpan pa nito ang grupo nila Michael Young. Naniniwala rin ang senador na may kumpas mismo ng Pangulo ang paglipat sa 42 billion pesos na pondo ng DOH para gamitin pambili ng medical supply sa Farmaly. If I'm going to be asked, yes, it will hit the president. I could soft pedal it. I cannot. Because malinaw, talagang the connection is tuloy-tuloy hanggang sa dulo, hanggang sa baba. At hindi mangyayari ito nang walang master na nagkumpas with the help of his Chinese friends. Yun ang problema ko. September 2021 pa lang, mayroon ng findings or evaluation itong si Senator Gordon patungkol dun sa di umanong maaaring pagkakasangkot nitong si dating Pangulong Duterte sa pagsalin nga ng pondo mula DOH papuntang PSDBM. Pero of course, dahil oras ito o panahon ito ni dating Pangulong Duterte, walang nakinig. Takot yung iba na sang-ayunan itong si Senator Gordon at baka kasi madamay sila sa init ng ulo ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ang kanyang paniniwala na meron nga kinalaman ang dating Pangulo patungkol dito, lumalabas na ngayon sa hearing ng House of Representatives. At ito nga, may inamin ang dating DOH Secretary Duque patungkol sa issue na ito. Ang nga pinakatayta natin, kumanta na si... Ayon, si dating Secretary ng Department of Health, Francisco Duque. May basbas daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management noong 2020. Yan ang isiniwalat ni dating Health Secretary Francisco Duque sa budget briefing kanina ng ahensya. Ito ay inauthorized ni former President Duterte. Tama. In his public pronouncements, the transfer was done because of the public health emergency which he declared sometime in March. Oo nga, no, medyo mga nakaraan, di natin alam ko ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay niya, no? Actually, at ngayon partner, lang, oo. Ito naman, sige, ano yung balita, di ba? Parang kumanta na siya. Oo. Pagka talaga nagsisiwala to, medyo okay pa rin, no? Hindi naman siya sintonado, di ba? Maganda naman ang tono, Attorney Claire. Kuya Amik, good morning po. Mm-mm. Ay, good evening. So, ayun na nga, Attorney Claire, sa mga nangyari, ang pondo, nung yung nagdaan. Yung pondo partner, COVID. Imagine mo. Ang laki, Attorney. Hindi ko lang masyado. Inilipat bilyon. Oo. 47.6 billion. Peso. Grabe, hindi ko na kayang bilangin yan, Attorney Claire. Pondo ng DOH, inilipat sa PSDBM. Oo. Matatanda ang nasa 47.6 billion pesos na pondo ang inilipat ng DOH sa procurement service ng DBM para pambili ng COVID-19 supplies noong pasimula pa lang ang pandemya. Ayon kay Duque, ang paglilipat ng pondo ay alinsunod din sa mga executive at administrative order at letter of instruction at nakabase rin daw ito sa rekomendasyon ng Interagency Task Force on COVID-19 noon. Department of Budget and Management. Pero hindi nagamit, Attorney Claire. Nagamit yung iba. Yung iba. Pero yung ibang dinagamit, binalik. Kaya nga nagkaroon ng issue sa Farmaly. Remember? Pero binayaran pa rin natin, Attorney Claire. Merong hindi daw na gastos. Umutang kasi part. Ulit, umutang na 129 billion. Laki, no? Kaya umutang ng 129 billion. Oo. Si dating Pangulong Duterte. Diba? Given the severity of the public health emergency, we at the IATF and NTF deemed it best to rely on the expertise of the PSDBM and its network of suppliers for sourcing of the much-needed PPEs along with other essential goods and services for emergency response. Matatanda ang ipinag-utos na ng Ombudsman ang paghahain ng graft charges laban kay dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Christopher Lau noong nakaraang buwan dahil illegal daw ang nasabing paglilipat ng pondo. Kasalukuyan na itong inaapila ni Duque.
Sa parehong pagdinig, pinunarin ng mga kongresista ang mga inutang na pondo ng Administrasyong Duterte sa ilalim ni dating Secretary Duque noong pandemya. Lumabas kasi na 6 na beses umutang ang gobyerno na may kabuuang halagang 129 billion pesos, 43 billion pesos dito, ay hindi nagamit kaya ibinalik ng ahensya. Pero nagkaroon ito ng 162 million pesos na commitment fee. Ibig sabihin, kahit hindi nagamit o natuloy ang pag-utang, ay nagbayad pa rin ang gobyerno. Ito, utang ng gobyerno. At ang hindi yata nagamit is 43 billion. Oo. Kaya binalik, buti nagbalik. Oo. Pero nagkaroon ng parang penalty. Commitment fee na 162 million. Binayaran pa rin natin, Attorney Claire. Nawala lang. Yung 162 million pesos, para siya napunta sa Buslong Butas. Ting! Grabe no. Ang dami pang nangangailangan. At hindi sila nanghihinayang. Kasi, hindi nila pera yun. Grabe, Attorney. Pero kung pera nila yun, syempre, bawat butin ng pawas niya, pagpapawisan talaga sila. Kasi saka it's 162 hindi. Million pesos. Mas marami nangangailangan na ating mga kababayan na pondo. Oo. Eh, ito nga partner, noon pa to kino-question. Oo. Pero syempre, panahon dati ni Pangulong Duterte, syempre wala naman, wala makikinig sa'yo. Oo. Tsaka hindi focus tayo, Attorney Claire, dati kung paano tayo ano eh, di ba, makakaligtas dyan sa COVID-19 eh. Isa pa partner, hindi kasi iba ang panahon ni Pangulong Duterte. Let's face it. Okay. Pag si Pangulong Duterte kasi yung medyo nakakante, ay, nako. Hindi pwede. Ang daming, maraming supporters. Oo. Maraming trolls. Mm-mm. Para bang, pagkakinanti mo si Pangulong Duterte, mm-mm, ikaw yung mali. Oo. Remember nung ano, nung panahon ni Blue Ribbon to Committee, eh, si Senator Gordon. Ay, oo, nako. Siya kasi yung nag-ano, nag-investigate yung ano formally, di ba? Oo, attorney. Nako, matindi rin yung dalawang yan. Oo. Ilang beses binatikos ni dating Pangulo Duterte si Senator Gordon. Inutang na naman ni Pangulong Duterte si Senator Richard Gordon sa gitna ng imbestigasyon ng Senado kaugnay sa overpriced medical supplies. Ipinagtanggol ng Pangulo ang formally na anyay malinis ang transaksyon. Kowa na rin daw ang nagsabi nito. Hinala ng Pangulo, kinalkal lang ni Gordon ang issue para idiin siya at ang mga dating kakilala nito gaya ni dating Presidential Economic Advisor Michael Young. Kasunod yan, nilait pa ng Pangulo si Gordon. Eh kung sabihin ko sa iyo ngayon, sige daw, anong sagot mo? Saan mo gusto magkita tayo? Kalaki-laki ng mukha mo, hindi magmintis itong sampal ko. Bumuelta naman agad si Gordon. Malinaw daw na may irregularidad sa transaksyon ng formally, pero bakit daw pilit itong pinoprotektahan ng Pangulo? Bakit, Mr. President, ang pangit ang pinapakita niyo ng tao? Ninakawan na tayo dyan sa formally? Pinoproteksyon niyo na pa? Ilang beses binatikos ni senator ni dating Pangulo Duterte si Senator Gordon. Dick Gordon. Ad hominem. Grabe no. Diba? Hindi ano eh, hindi na sa issue. Oh, kasi at that time ang hinihiring formally. Oh, nasabit na yung Red Cross eh, di ba? At that time. At that time partner, oo nga. Maraming pala, marami nang kino-question si Senator Gordon. Kasi lumabas pa rin yung pangalan ni Michael Young. Oo. Na Chinese na di umano economic advisor ni dating Pangulo Duterte. Oo. Meron kasing video lumabas na syempre kino-question si Michael Young. Mm-mm. Sabi niya, eh, matagal ko nang kilala si Michael Young. Matagal ko na siyang kilala. Mm-mm. Tapos ito sabi niya eh. Sana niya to yung parang sa panggabi na report. Oo. Sabi niya ano, eh gustong sumali, negosyante. Mm-mm. Yeah? Eh gustong sumali, negosyante. May magagawa ba tayo? The senators keep looking for the technical and financial requirements of formally. Wala ka nang pakialam dyan. Formally is really, formally,
Corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Young, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contacts with the Chinese. Eh, siyempre may negosyo, nakikisali. Eh, negosyante, ano ba magawa mo? Oo. Or may magagawa ba ako? Parang to that effect. Oo, attorney. Ha? Teka lang. Hindi porkit negosyante yan. Eh, nasa, ano na tayo eh, nasa pandemic. Oo. Buhay na eh. Oh. Bakit mo hahayaan na kumita ito at gustong sumali at gusto pang negosyohin yung pondo ng Pilipinas? Diba dapat naisip niya yun? Diba? Naisip niya yun. Imagine mo, ang sabi nung isang resource person, parang si Lincoln Ong yata yung hindi ako nagkakamali. Tinanong sila kung magkano talaga yung presyo. Kapital. Oo. Ng family. Mm-mm. Parang nasa 600,000 plus lang. ₱1,000 yung kapital. So, ang tanong, paano ka makikipag-deal na ang babayaran mo is worth millions of pesos kung yan lang yung kapital mo? Oo. Diba? Ano ang sabi? Umutang sila or humingi sila ng financial assistance kay Michael Young. Oo. So, ha? I just wish to state on record that we did receive Mr. Michael Young's help with borrowed money from him to pay for this. You borrowed money from Mr. Young. You're now saying categorically that you borrowed money from Mr. Michael Young. The company, not personally. The company. Yes, of course. The company. I think Mr. Lincoln Ong was hesitant to say that because it was just courtesy because. For help. So Mr. Lincoln was just, that's why I want to put it on statement that perhaps this is what caused him to be evasive. And since the money was borrowed, Mr. Lincoln, it was to our accounts and we paid for it. Therefore, his statement that it came from a corporate account is correct and factual. So I just wish the committee to take that into consideration and not cite him in contempt because I think it's just, you know, when someone helped you at a difficult time and you have to say things that might implicate them, you know, it's just very difficult. But what he said is factual. We did receive his help, but only after we were awarded the contract. So that is what I want to say. So I hope you can put that in consideration for Mr. Lincoln Ong. Well, I will ask Mr. Lincoln Ong because you are saying that you have knowledge and you have actual knowledge, correct? That Mr. Michael Young gave money to Farmali. Is that correct, sir? Mr. Chairman, to be precise, I'll be very honest. Michael Young paid, probably advanced and paid the stocks. Diba? Parang ang dating, bakit ka ngayon pipiliin ng PSDBM ng gobyerno. But ikaw na wala kang pondo at mangungutang ka lang sa iba. Oo. 'Di ba? Parang meron tong parang meron tayo na aamoy something. Oo, Attorney Claire. Nako, Attorney Claire, nag-aalboroto ang Bulkang Canlaon sa Negros. Sino ba ayan naman ang hindi mag-aalboruto, partner? Parang ang dami-dami na sayang na pera ng Pilipinas. Tapos ang dami-dami naghihirap ng mga Pilipino. O, nakikisama yung ano, no? Mag-aalboruto talaga, pati Bulkan. Diba? Maipasok mo lang, attorney, ha? Imagine mo, mabalitaan mo, 162 million. Ayan, nag-aalboruto tuloy. Ang daming nagugutom, partner. Hindi ko maano yun. Sinayang. At saka, that time, Attorney Claire, pinag-usapan is talagang ayuda dito, ayuda doon. Diba ang daming jeep drivers na nakapila, hindi na bibigyan yung iba. Diba, wala ng bahay kasi di makapagbayad sa renta. Correct. Tapos 162 million, ganun lang, no? Attorney, grabe talaga itong ating... Lumobo ang utang.
ng Pilipinas, partner. Amik. Ayan. Haring kalaon, maisingit mo lang daw, attorney. Alam na lang, si tatay, amik sa'yo. Alburuto kasi si kalaon eh. Ayan. Okay. At bakit mo pa dadalhin sa isang maliit na kumpanya yung pondo? Bakit ka dun makikipag-deal? Kung in case of emergency naman, baka naman sabi ko noon, pwedeng dumiretso, government to government. Eh bakit nga ba hindi, attorney? Kasi parang bumili sa China eh. O bakit nga ba hindi, ganun ang dumaan pa sa ano? Oh, alam mo na. Oh. So, ganun, partner. Oh, oh. Imaginin mo, di ba? Laway lang ginawa nung pharmacy. Di ba? Attorney. Parang dumaan lang sa kanya, na hindi ko alam ba't kailangan dumaan. Diba? So, ang binayaran ngayon ng government, si Farmally. Dahil si Farmally yung nakipag-deal. Kunwari. Doon sa... With the Chinese, government. Diba? Sa kumpanya. Diba? Ganun ang nangyari. So, ngayon, tandaan natin, mga kayubi, may pumagit na. Nagkakaroon ng hearing dito, ayaw ng pinatigil ng papuntahin ni Pangulong Duterte. Nung may hearing. Secretary Duque. Oo. Di ba? Hindi talaga sumipot eh. Ang dami na nagpapa-resign dahil napaka inefficient. Oo. Di ba? Wala kang nagagawa. Puro ka gastos. Ganun ang dating. Pero dating na Tony Claire, kampi talaga si Pangulong Duterte. Partner, di ba maliban dyan, may naging issue ang DOH na yung ibang mga frontliners, hindi nabibigyan ng sapat na benepisyo. Grupo ng healthcare workers na mga pampublikong ospital sa harap ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Dinadaing nila ang 3 buwang benepisyo o 1 COVID allowance mula Abril hanggang Hunyo na hindi pa rin nila natatanggap. Kailangan na raw kalampagin ng gobyerno lalo't isa ang benepisyong ito sa nanganganib mawala kapag hindi mapalawig ang COVID-19 state of calamity sa Setyembre. Ito pong benepisyo na ito, ma'am, is parang last year pa itong nakabindin. Ngayon po, nagpasa ng batas pero hindi pa rin po natutupad yung batas na yun. At saka ang tagal talagang nag-iba habang naka-duty sila, attorney carrier, during their break time, lumalabas sila. Diba? Tapos diba parang nagpo-protesta sila supposed to be na naibibigay sa kanila. Wala. Tapos 162 million sinayang. Parang lumipad lang sa hangin, no? Yes. Attorney Claire, no? Nakakagigil. Tapos, actually, partner, talagang questionable kung bakit pinadaan pa ng DOH. Ito kasi yung rule, partner. Pag ganyan hindi commonly used thing. Kasi ano bin common sa office? Papel. Palaging, yung talagang kailangan palaging ginagamit. Ballpen. Kumbaga, pwede ka lang kumuha doon sa PSDBM. Kasi common siya nagagamit. Nagagamit lagi. Diba? Parang hindi mo na kailangan magpa-bidding. Tama, ganun. Kasi common. Commonly used, okay. Yes, attorney. Pero yung face mask at face shield, kasi kinomon nila yung face mask eh. Which is, okay parang naman din. Parang dineclare nila, pinadeclare nila na yung face mask is common. Pero okay naman din, attorney Claire. Dahil that time. Iko-question pa yun eh. Kasi sila nag-declare eh. Kinwestiyon din sa pulong ang kawalan ng Memorandum of Agreement ng DOH at PSDBM. Pero ayon kay Duque, hindi naman ito kailangan dahil itinuring na commonly used supplies and equipment ang COVID-19 supplies, gaya ng personal protective equipment o PPE. Bagay na kinwestiyon ni Solicitor General Maynardo Guevara. Medyo alanganin niya, no? Because some people will say, hindi naman commonly used item yan like ballpens, paper, etc. So hindi mo pwedeng ipasa sa PSDBM yan. Pero yung face shield! Hindi siya common. Pero ang daming face shield na napa-overpriced. Yan ngayon. Ano pa ang nakita sa hearing noon, partner? Ang sabi, bakit yung price ng Farmally di umano para magbenta sa ibang ahensya or ibang institution, private yata yun, mas mura as compared do sa presyo na ibinigay nyo sa gobyerno. Yun ang naging tanong. Ang laki ng diferensya. Bakit sa gobyerno mahal? Bakit dito sa iba mura? Mura. Diba? So doon palang mag-iisip ka ni. Magpapatanong ka talaga. Ngayon lumabas, ito ang nagpasalin talaga, ang nagpalipat ang pondo, si Pangulong Duterte.
Oh. Yan na ngayon. Diba? Ang ano. Samantalang, sabi nila, ikaw, kayo dyan sa DOH, mm-mm, kayo ang nakakaalam kung ano ang dapat na bilhin. Oo. Bakit yung ipapasok sa PSDBM na hindi sila yung eksperto dyan? Oo. Yung mga PPE, mm-mm, yung mga face shield, di ba? Tapos sabi nga nila, di ba, parang kinosyon pa, bakit kailangan bumili ng face shield? Sabi, di ba? Bakit kailangan i-mandatory yung face shield? Eh, sa ibang bansa, face mask is enough. Oo, sa ibang bansa nga, face mask lang attorney offering na. Di ba? Pero lahat tayo, kailangan mag-face shield. May face mask ka na, may face shield ka pa. Mm-mm. Hindi ka na makahinga. So, hindi natin alam bakit kailangan ng face shield para ba to give way to the plan. So, hindi natin alam. Pero yun, mahal. Pumasok yun at hindi yun common. Oh. Nagamit para ipasa mo pa sa PSDBM. Wala naman tayong magawa that time dahil na-required eh, no? Na mag-face shield tayo eh. At wala rin tayong magawa sa lahat ng inuutos ni Pangulo Duterte noon. Oo, dahil ano yan sa gobyerno eh. Yun, partner. So ngayon, di ba, imagine mo, lumalabas sa news na itong si Michael Young eh nakakuha ng ano, ng negosasyon through Farmally ng worth na 10 billion worth. Grabe, no? Laki. Of pandemic contracts. Laki, 10 billion pesos. Diba? So, ang dami-dami kasing mga question dati. Pero diba, ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte, parang nagagalit siya. Oo, ganun siya eh. Ang reaction niya. Senator Gordon. Na tsaka personal na nga, di ba? Yung mga atake. At sabi niya, ikakampanya ko na hindi ka iboto. Ano nangyari? Hindi ka nanalo. Eh, siyempre naman, partner. So, wala sila tayong magagawa natin, at the time. Dahil napakalakas talaga niya. Oo, iba yung ano niya, no? Iba yung karisma niya. Ni Duterte. Pag sino yung kanyang in-endorse attorney, may datingan talaga. Saka, parang wala namang binanggit dati si DOH, tahimik siya. Ay, kung kanino galit, kung paano na ilipat yung hindi nga natin naririnig attorney yung di ba? Boses ni Secretary Duque that time. Bakit ngayon, partner, kumakanta na siya? Nakakalabasa na. Ano kaya ang naging ano, no? Dahilan ni Secretary Duque? Ayan na. Oo nga, mga ka-UB, bakit nga ba? Oh. Bakit hindi na sila takot? Okay, ito ha. Minsan, i-analyze natin. Sa grupo nila ngayon, partner, ha, sa PDP, na walang laban. Kasi wala nang laban eh. PDP, marami nang tumitiwalag. Pati yung dating Pangulo, na si Congressman Alvarez, hindi pantali yun, ha, Jose Alvarez, umalis na eh. Yun lang. Sinong pumalit, partner? DC Idol. Oh. Idol. Robin. Robin Hood, okay. Oo. Ang naging presidente yung idol yun, attorney. Yun. Ayun. Grabe, no? Talaga naman. So, yun yun, di ba? Para bang, mga ka-UB, kung i-analyze natin, syempre, no, marami pa rin Duterte supporters. Oo. Pero, nakikita nyo ba kung medyo humihina na? Si Pangulong Duterte, yung ibang supporters, kaya yung ibang mga tao, nawawala yung, ayoko sabihin fear, pero para bang mas nagiging free sila to talk against him, ngayon. Or about him, diba? Na, si ano yun eh, utos yun eh. Eh, siyempre naman, kung aakuin naman to ni DOH Secretary, at talaga naman si Pangulong Duterte nag-utos, alam ka naman ilagay niyo yung sarili niya sa alanganin. Kung ito ang lumalabas, partner, na may kinalaman talaga si Pangulong Duterte sa pondo na ito na bilyones, partner. Tama! Tama si Senator Gordon na dapat isama. Pero ang tanong natin, bakit hindi siya sinama ni Ombudsman Martires? Yun ang tanong doon, Attorney Claire. Close ba sila? Or hindi pa to nagkaroon ng revelation. Ngayon pa lang. Kung ngayon na may revelation, paano ang susunod? Can a case be filed against him? Against
Pangulong Duterte. Former in president. In relation to this, eh, kasi kumanta si ano eh. Former diba, secretary. Ang lumalabas eh. Eh, ang nagpaano po niyan eh. Ito kasi yung ginama ni ano eh, Secretary Duque. Mm. Si Pangulong Duterte po nagpalipat. O siyempre, pag pinalipat, wala ka na, di ba? Wala ka na alam dun eh. Nilipat na yun eh. Mm-hmm. Ang gagana na dun yung kung ano yung rules ng PSDBM. Mm-hmm. Di ba? So kahit sabihin mo na wala kayong, dapat may MOA kayo. Mm-hmm. Pero sinuway yun eh. Oh, oh. Sinuway. Mm-hmm. Bakit? Eh may basbas ni Pangulong Duterte. Duterte. Di ba? So ano ngayon? Di ba sabi nga natin, sacrificial lamb ba? Si dating si dating secretary. Si Duque. Mm-hmm. Oh. So ngayon, nalalaman natin na ganito. Mm-mm. Di pa ito na-account mabuti, partner, ha? Grabe, no? Oh, foreign, yan, kailangan na ba sampahan ang kaso? Si dating Pangulong Duterte. Naglalabasan ngayon, ano, Attorney Claire. Eh, kasi syempre, pag nasa posisyon naman, partner, mahirap naman talaga. Oo, oh. And the time, very quiet naman nilaga din kasi yung mga usapin na yan. Saka ngayon mamumura ka pag, pagka ikaw may, ay malaban. May masarap malaban kang biko at ano, kutsinta. Diba? Diba? Nako. Yun yun. Ano pa kaya mga susunod Attorney Claire, no? Sa dating administrasyon. Ayan. Hindi sa atin lang. Mga kayubi, ah. Itong binabalita namin, hindi galing sa amin. Mm-mm. Balita ito. Balita po. Diba? At kung pagtatagnitagniin nyo yung mga nangyari na mga hearing, kung ano yung mga revelations na buniyag sa atin tungkol sa formally, na nagtago pa nga itong mga Indian. Eh, nasa, oo. Indian na mga parang parte ng family. Di ba? Gusto pang tumakas. Mm-hmm. Pero, sa akin na, hindi ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, dapat naamoy mo to eh. Mm-hmm. Eh kaya na sabi nga nila, siya yung may passing muno, di ba? Pero kung wala siyang alam sa anomalya ng family, di ba dapat ikaw ang nangunang magpa-imbestiga dyan? Ikaw ang nangunang magpa-imbestiga sa ginawa ng family at ni Michael Yang. Nako. Ikatabi mo lang si Michael Yang. Oo nga. Diba? Ay, paano kakasuhan kung sakali, diba? Attorney? Ang dami kasi mga kayubi, maraming mga kaliado ni Pangulong Duterte talaga na medyo na mayagpag. Oo. Hindi ko na nasasabing illegal o legal. Nandiyan si Dennis Uy. Oo. Dami. Mm-hmm. Diba? Eh, yung ano ngayon yung nangyayari sa iba? Benta na ngayon. So, paano na inaiwang utang? Mm-hmm. Diba? Oh, Michael Yang. Sinabi niya, okay lang magnegosyo. Wala siyang magagawa. Negosyante. Mm-hmm. But that's not the, ano eh. It should not be a reason that would come from the president. Yes. So, you should protect the interest of your country. Mm-hmm. Of the Filipinos. Eh, mas protect, parang ang dating, mas pinoroteksyon mo yung interest ng isang negosyante na Chinese. Eh, gusto sumali. Magagawa natin. Oh, oh. Businessman eh. Ah. Which is pwede naman government to. Pwede naman government. Especially, di ba, pandemic eh. Oh, oh. Mabilisan, sabi mo, eh, patadaan ka pa kay family? Dumiretso na kayo doon sa DOH. Diretso na agad doon sa government. Ng kung saan kayo bibili. Oh. Sa China o di sa China. Di ba? O di ngayon, Attorney Claire, ayan na. Unti-unti sabi na. Nga nila, nadidinig natin lagi si Senator tuloy. Na-promote na eh, no? Sir Ted Filon, moderate your greed. Mm. Diba? Mm-hmm.